Hi! Mga ka-business, kumusta kayo? Eto, nabuhay pa rin tayo kahit lockdown. Ay. So, okay, tara. Baba natin yung makina. Ba yan? Nandito na tayo mga business sa kahit ng customer. Bababa na lang natin yung machine. Alright. Oop! Kaya mo? Mas talaga ni Rio eh. Mga ka-business, ito po si Rio. Kaya tingin ka rito. Kaway ka naman dyan. Yan. Yung matikas kong ano. Tropa pits. Ito naman yung anak ko. Okay. Kaway ka kayo dyan. Iba yun. Sir, ano po name niyo po? Andre Rivera po. Ayun, si Sir Andre Rivera. Siya yung kausap natin. So, ito, sinet na namin, sir, para hindi na masyado matagal. Yung head na lang ang ano. So, andito yung pinaka-head ng machine natin. Na ano, napabox pa siya. Brand new kasi yung inabil ng customer natin. So, papakita po namin sa inyo mga ka-business paano yan i-assemble. Hello, nanay! Nanay, anong name niyo, nay? Rita Cruz. Ayun, si Nanay Rita Cruz. So, ayun mga ka-business, oh, ina-unbox na ni Rio. So, ayun, pagbukas mo ng box, ayan siya, yung pinaka-head ng machine. Oo. So, ayan siya, yung brand new na high speed industrial sewing machine. So, ayan. So, may plastic pa yan. And then, itong ano, isang box na maliit, mga ka-business. Andito lahat yung mga accessories. Okay? So, andito yung parts book. Ayan, oh. Tapos, yung iba pang mga gamit niya. So, ayan. Andito na lahat. Ayan, isa-isay natin yan paano i-set. Tapos yung pinaka-base niya, thread stand, lifter. Tapos may kasama na rin po siyang mga, tawag nito, tools. Ito yung belt, tapos yung rewinder. So yan po yung makikita natin mga ka-business sa loob ng box ng brand new high-speed sewing machine. So nandito dito yung mga kailangan natin sa table, ano? Tapos may free na rin siyang karayom. So isa-isayin nga natin ito rin. Ito yung headdress, okay? Tapos ito yung rubber hinges. Tapos metal hinges. Pakilabas mo nga rin. Yan, dalawa rin yan. Metal hinges. Okay? Tapos yung payong, tungster. Yun. Tapos yung mga rubber cushion. Kaya mga ka-business, yung rubber cushion. Okay? Yan, tapos andi dito na rin yung free niyang needles. Tapos yung para sa ni-lifter. Tinatawag nila dyan, bato. Pero yan yung connection ng ni-lifter tsaka sa base. Okay, spool pin, nandiyan na. Winder, nandito na rin. Tapos mga screws. Okay? So, iset natin mga ka-business. So, ang unahin natin is yung base. Alabas muna natin yung base. Yan po yung base mga ka-business. Yung tawag naman ng iba rito, oil pan. Okay? So, ito yung una nating ikakabit dito sa table. Okay? Lalagyan ng oil. Yes. So, ang pagkabit po niyan, mga ka-business, bago nyo isalpak dito sa pinakabutas ng cable, kakabit muna natin yung mga rubber dito sa bawat kanto, no? Madali lang naman ikabit yan. So, yan yung mga rubber fusion. Okay? Para hindi mag-vibrate yung makina once na pina-enter na po natin. Okay. Yan. Tapos, pagka naisalpak na natin yung mga rubber, pwede natin ikabit dito, table. Yan. So, ang pagkabit po mga ka-business, lagi nga tatandaan,
Itong kabitan ng ano, ni lifter dito banda sa atin niya nakaharap. Ayan. Ayan, para hindi siya baliktad. Okay? So pag ganyan siya. Ayan, nandi dito sa labas to, no? Dito sa nakaharap sa iyo. Next, yung mga rubber hinges. Ayan, kakabit natin. Madali lang yan mga ka-business. Kaya nyo po yan. Tapos toaster, yung payong. Payong, dyan. Tapos yung head na. So ikakabit natin yung metal hinges mga ka-business sa pinaka-head o yung pinaka-machine. Yan po, may kabitan niya sa likod. Ayan o. Oh. Yan. So sakto lang po yan. Hindi kayo malilito. Nasalpak lang. And then, buhatin mo na yan. Tapos, yan. Salpak nyo lang po mga ka-business. Tapos medyo persay mo lang ng konti itong sa rubber niya. Yan, para ma-fix. Kailangan naka-fix. Yun. Okay. Next is yung belt. Kabit natin yung belt. Yan. Ang pagkabit ng belt, meron namang pinaka-daanan ng belt doon sa hand wheel niya. And then connection sa motor. Yun. Iangat mo lang to ng konti. Yan. Yan. Para yung dito sa ilalim, ikabit mo nang madali lang. Okay? Yun. Tama-tama lang yung tension. Huwag masyadong maskip yung belt. Kailangan tama lang. Okay, next. Yung sa headrest. Yan yung headrest. Dito po kinakabit yan mga ka-business. Sasalpak mo lang yan para just in case na pagdating ng araw na magkukumpuni ka ng machine mo. Okay. Ang purpose po niya mga ka-business para pagka iangat mo to, yan. Meron siyang tukod. Headrest. Yun, oh. Okay? So, next, rewinder. Asan yung rewinder? Ayan, mga ka-business. So, once na naikabit na natin yung belt, pwede na natin ikabit yung rewinder. Okay? So, ito, ang pagkabit ng rewinder, mga ka-business, kailangan, naka-release siya, no? Yan kasi naka-on. So, i-release mo. Yan, naka-release dapat siya bago ka kumuha ng sukat dito sa belt. Kailangan huwag siyang masyadong nakadikit. At least may mga allowance siyang siguro mga 1/4. Okay, 1/4. Tapos, itatapat mo lang itong pinaka-wheel dito sa belt. Tapos, lalagyan mo na ng wood screw. Dito. Yan, gitna mo lang yung mga wood screw. Dito tayo. Okay. Okay, next. Send namin sa inyo nanay. Para may guide kayo. Meron po tayong YouTube channel nanay. Apo, pa-subscribe na lang sir para medyo lumaki yung community natin. So ayun mga ka-business, naikabit na natin ang maayos yung red rewinder. Okay? So ayan. Kaya may allowance siya para pagkainon mo. Ano? Ayan. Okay? So, next is yung thread stand. Okay? So, kakabit na natin yan doon sa table. Dito, may putas naman po yung table ng makina. Dito sa bandang likod, no? Ayan siya. So, salpak lang. Andin yung tornilyo niya. Sana? Ayan. Tornilyo mo lang siya sa ilalim. Tornilyo lang. Okay. So, katamtaman lang yung ipit mga ka-business. Ayan, naiset na natin yung thread stand tsaka yung makina. Kompleto na siya. Ayan po. Ayan. So nakaset na po yan mga kabis. Ganda diba? So, ngayon, ikakabit natin yung nilifter. Ayan. Paano ba pagkabit ng nilifter? So, dito po yan, sa ilalim ng base. Ayan. So, sasalpak mo lang yung tawag niya yung pinaka-bato. Tawag niya dyan, bato eh. Pero yan yung pinaka-connection dun sa base at saka yung actually, ano pa rin, part pa rin siya ng nilifter. So, ipitan mo lang yan. Yan. Tapos, kabit mo na yung pinaka-nilifter. So, yung mga ka-business.
Tingnan mo rin. Okay. Ito yung kailangan ipitan niya ang tornillo na maliit. Para hindi maglulos. Okay? Ayan. So pagka ginalaw mo yan, tataas yung pressure, put. Ano? Tatawagin natin yung customer. Nanay, pwede na po natin i-test. Testing natin, Nay. Ano? Te-testing po. Tapos na ba? Opo. Testing daw. Ito mga ka-business, mamaya lalagay natin itong oil. Okay. Huwag niyong kalilimutan yan. Oil. So, ayun mga ka-business. Okay na lahat. I-set na natin. Tapos yung oil, kakabit yung oil. Ay, ilalagay yung oil, kakabit. Ilagay mo na yung oil para ano. So, ayun mga ka-business, yung oil na ano, free. 500 ml po yan. Iuubos po natin yan. So, paglagay po niyan sa base, yan, angat mo lang yung machine, then bubuhos mo lang siya lahat. Okay? So, yung oil na yan, mga ka-business, magagamit nyo yan. Kung alimbawang araw-araw ginagamit mo akin, siguro mga 1 year, matagal maubos yan. Pag alimbawang wala nang, bawa, pinaandar mo siya na mabilis, tapos hindi na nakikita dito yung oil na nagpa-pump, so that's the time na magdagdag kayo. Yes po, nanay. Okay. So, ito yung spool pin naman, thread guide, spool pin. Kabit lang natin dyan. Pinupukpok lang naman po yan. Okay, ayos. So, yan mga ka-business. Ayos na yung brand new high-speed industrial sewing machine. Okay? Ano para na flow? Ito po. Number 5? Iputin mo lang. Oo. Tulak ko ito pababa. Saka iputin mo. Ganyan. Ito yung number 4. Kung number 4 ang ano yan, malamang na okay na. Galing ah. Galing yun ano ah. Marunong na pala kayo na eh. Nagpuhawak ko ito na. Ganun? Matagal ko nang hawak yun. Umabri ka ako eh. Matagal nyo nang hawak yung ganyang kasing matagal ko nang ganyang kasing ako. Ayun, nanay. Salamin. Ang problema nga, nahinto nga ako. Nung katapos magpaaral ako sa mga anak ko. Umalis na ako sa pabalika. Kami yung dalawa ng tatay. Si tatay sa bahang ko nagtatrabaho yan. Sa DDT. Okay. Ngayon, tinulungan ko para mapagtapos ko yung apat kong anak. Ayun. Napagtapos ko naman ng accountant. Apo. Ayun. Walang Diyos. Okay na. So, masaya ba kayo, Nay, sa bago niyong sewing machine? Ay, dako. Masaya. Matagal ko na ito inaano. Kasi, yung sa akin, nakakalong eh. Ayun, sige. Sige natin. Ayan, finger yan eh. Ayun yung lumang makina nyo. Matagal na sa akin yan. Meron nang kulang na 30 taong bunso. Oo, 30 taon. Oo. Eh, ngayon, nagkaroon na ng mga diferensya. Sa katagalan lang ah. Opo. So ngayon, meron na kayong bago. Kaya ganun. Heavy duty pa. Industrial. Okay. Napakagandang makina. No, nanay? Masaya kayo, nanay? Masaya kayo, dapat na kapag mga ako ko, bibili ng pantalon ay mahaba. Pwedeng kuturan, pwedeng dito gamitin kasi kaya niya to.